sa araw na ito, pag-uusapan natin kung magche-change role na nga ba si Benny Cutie sa Aura PH. Matutupad na nga ba ang matagal niya ng gusto na maging core? Well, sasagutin natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay pinag-usapan natin ang naging paglipat nga ni Benny Cutie sa Aura PH na kung saan nagpaalam pa nga ito kay Sapno kung may papalit na nga ba sa role niya sa EXE bilang offlaner. Sinabi naman nito na meron naman, kaya naging kampante na nga ito sa kanyang paglipat sa Aura PH. Dahil sa totoo lang ay ayaw niya nga lisanin ang execration basta-basta dahil napamahal na rin siya sa mga teammates niya. Si Benny Cutie rin ang naisipan na i-let go ng Team EXE kaysa kay Hate. Ngunit kung alam lang sana ng execration na aalis din itong si Hate, ay hindi na nga nila pinakawalan pa si Benny Cutie. Kaya ganun-ganun na lang, nagkandapeste yung naging problema ngayon ng execration na may dalawang rookie na ngayon sa kanilang lineup. Sa pagpapatuloy ay noon pa man ninais na talaga ni Benny Cutie na maging core or mid laner sa execration ayon nga ito kay Zapno, at rinay nga nila ang ganitong setup sa pag-i-scrim, ngunit hindi nga ito nagbunga ng magandang resulta, kaya napagdesisyonan na execration na huwag na ituloy ang ganitong setup at mag-stick na lamang sa dating nakasanayan na si Benny Cutie ay manatili sa offlane habang si Hate naman bilang mid laner. At ngayon nga kapatid ay may kita mo nga sa live ni Raflicia na nakasulat di umano sa kanyang likod ang new role nila ng Aura PH. May kita nga natin dito na si Hades ay magpa-practice ng Tamus, Cho, Yuzong at Wanwan. Si Benny Cutie naman na Ling, Hellcart at Lancelot. Si Raflicia naman na kailangan mag-practice ng Parsa, Cho at Tamus. Si JP naman na Kupra, Akai, Digi at Johed. At si Grid naman na Valir, Selena at Lunox. Na kung ating ang makikita na ito na nga ba ang new role nila sa Aura PH? Magiging isang flexible team na nga ba sila kagaya ng ibang teams sa Indonesia na kung saan pwede magpalit-palit ng role? Well, kung titingnan natin ang nasa likod ni Raflicia ay parang gawa-gawa niya lamang ito. Mapapansin naman natin na malakas ngamang trip itong si Raflicia sa kanyang livestream. At kapansin-pansin din naman kapatid ang mga nakasulat sa gilid na kung ano-ano na parang pinagtripan lang talaga niya ang whiteboard sa likod niya. Kung nakapanood ka nga ng live niya ay nagpakitang gilas pa nga ito mag-drawing ng lion. Shoutout out to streamer na to. Drawing na lang natin yung board natin kasi manager namin nagsusulat-sulat dyan eh, no? May mga tae, stupid, green screen. Ah, may pangalan pala yun, si Grid pala yun. Yung ito, teka. Yan, si Grid yan, si Grid daw yan. Drawing na natin to. Pakita ko sa inyo yung Leon na ano. Leon na galit. Ay, Lion na galit. So yan yung ulo niya. Diyan tayo magsisimula. Ayusin natin yung ulo niya. Siyempre Lion na galit to, kaya ayusin natin. Thank you.
Basta isipin nyo na lang yan. Ayun na yung layon na galit. Puta na sir. It's so perfect. Pag nag-rar yan, rar, 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 galit na ako. Wala kayo dyan, sir. Layon yan. Layon na galit yan. Layon na galit. GGWP. Pag nakita nyo yan, hindi pa kayo tatakbo dyan. Layon na galit yan, men. Layon yan, Unggoy. Pinaglalaban ko yan. Wala kasi di nyo kita yung katawan eh. Ayun, nag-drawing ko yung katawan. Yan, sir. Uy, game na pala. Sobrang lap trip talaga ng mga live stream ni Rafli siya kapatid. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung ito na nga ba ang new role nila ay maaari nating masagot dyan ay syempre hindi. Alam naman natin na kung saan role nga sila mas batak ay yun dapat ang sundin nila dahil dun nga sila magiging effective. Alam naman natin na nagkakaroon nga ng matinding palitan ng mga players ngayon. Ang isa nga sa nagbigay ng motibo na maaari pa rin silang magpalit ng player depende sa performance ng kanilang new player ay ang Execration. Nabanggit nga ni Idol Sapno sa kanyang livestream na parang titingnan pa nila ang performance ng bago nilang mid laner na si Mark. Sa mga mini tournament na sasalihan nila kagaya na lamang ng Just ML Cup. At si Kelra naman ay parang final na nga sa Execration dahil marami na nga itong napatunayan sa mga tournament noon. Kamusta yung lineup ng Execration ngayon? Guys, yung lineup ng Execration ngayon medyo goods na. Pero guys, makikita pa rin natin guys sa performance nila sa mismong tournament. Ito yung ano sa bagong ano namin, sa new lineup namin, ito yung mga pwedeng mga mangyayari, mga possible na mangyayari. Buti na lang meron tayong sinalihan namin Just ML. Sinalihan namin Just ML para ayun yung magiging unang tournament nung mid lane namin. Tapos si Keller kasi guys, nag-champion na si Keller dati. Nag-champion na sila at sumasali sila sa mga mini tournaments. Nag-champion si Keller.
Nag-champion din si Kelra nung last year yata. Last year nag-champion sila, 1 million yung napanalunan nila. Smart naman guys, smart. Sumasali naman sa mga mini tournament, mga pustahan, ganyan. Pero si Mark naman, nag-top 1 Cushion dati. Nag-top 1 Cushion, pati nag-top 1 Lancelot. Si Mark. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat